The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Luke. Glory to you, O Lord. Jesus summoned the 12 and gave them power and authority over all demons and to cure diseases. And he sent them to proclaim the kingdom of God and to heal the sick. He said to them, take nothing for the journey, neither walking stick, nor sack, nor food, nor money, and let no one take a second tunic. Whatever house you enter, stay there and live from there. And as for those who do not welcome you, when you leave that town, shake the dust from your feet and test in testimony against them. Then they set out and went from village to village, proclaiming the good news and curing diseases everywhere. My dear brothers and sisters, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Good morning, my dear brothers and sisters in Christ. We have heard in the Gospel how Jesus summoned the 12 for a mission and how he sent them to proclaim the kingdom of God. But before he sent the 12 disciples, he gave them power and authority over the demons and to cure diseases. And here, Jesus prepared the 12 in this mission by giving power and authority. And there are one thing God remind them about taking the mission is to take nothing. Maybe in our daily lives, it's difficult for us to take nothing in our day-to-day journey. There's a lot of things na madalas binibit-bit natin. And upon realizing all these things, most of the things that we bring ay hindi naman talaga kailangan. Minsan nagbibigay ng burden sa atin. Madalas nagiging abala. And madalas nagkokos ito ng doubts sa ating mga sarili. Maybe in this time, tinatanong natin yung ating worth. Kung tama ba yung kinalalagyan natin. Or tinatanong natin kung karapat-dapat ba tayo sa mga posisyon na meron tayo. Or tinatanong natin ang ating mga sarili. Tama ba ang naging desisyon natin na kunin or tanggapin ang mga responsibilidad na meron tayo? Pero tatlong bagay po ang ipinapaalala sa atin ng Panginoon maging sa panahon natin ngayon. Una, hindi tayo inilalagay or hindi tayo nalalagay sa isang sitwasyon nang hindi tayo handa. Bago tayo makarating sa puntong ito ng ating buhay, maraming experiences na ang ating pinagdaanan. There's a lot of hardship and trials na ating kinaya at patuloy pa rin nating kinakaya. And God is there. God is with us with all those hardships and trials that we experience. And that's the way of God telling us na, hey, you are enough. You are ready. And you are equipped para sa mga bagay na yan, para sa posisyong yan, para sa katatayuang yan. You are equipped to proclaim God's love and kingdom of God. Kung minsan tinatanong natin ang ating sarili, may mas karapat-dapat para sa bagay na ito kasi mas skilled at mas experienced sila. Pero minsan yung mga taong skilled and experienced ay hindi para sa lugar na yon kasi hindi doon ang kanilang skilled and knowledge.
Pero kahit tayo ay beginner sa bagay na yon, pero merong puso, merong pagmamahal sa trabaho, may pagmamahal na ibinibigay sa bawat ginagawa. God is equipped us para sa mga posisyon na yan, para sa mga katatayuang ito. At alam ng Panginoon, nakakayanin natin anuman ang pagsubok na darating. And it's also a remind us to take nothing. Kasi sabi nga sa Ebanghelyo, neither walking stick, nor sack, nor food, nor money, and let no one take a second tunic. Mahirap para sa atin ang walang-wala. Pero kung titingnan natin, naiiraos natin ang mga responsibilities natin ng maayos at matiwasay. Bakit? God provides for us. The people around us are not there for nothing. They are also a instrument of God para matulungan tayo sa mga bagay na kailangan natin. Sa mga pagkukulang natin ay may mga taong magpupuno. Kasi again, God provides everything for us para maging karapat-dapat tayo sa mga position or mga status na meron tayo sa panahon natin ngayon. Kaya wag po nating kalilimutan na ang lahat ng meron din tayo ay para din ialay sa mga tao, sa kapwa natin, dahil ibinibigay at ipinagkakaloob yun ng Diyos upang tayo ay maging instrumento din na maipadama at maipakita ang kanyang paggabay, pagmamahal at pagkalinga sa bawat isa. At pangatlo, sinabi dito na whatever house you enter, stay there and live there. And for those who do not welcome you, when you leave the town, shake the dust from your feet in testimony against them. Iwanan po natin yung mga hindi magagandang experiences na ating naranasan sa ibang tao, sa mga lugar, or sa mga pangyayari sa buhay natin na magpapabigat ng ating journey, na magpapabigat ng ating mission. Kasi madalas, matagal ng panahon nangyari, pero nakakapit pa rin tayo sa sakit at pait ng mga sakit na nadama natin sa experience na yon, na nagbibigay sa atin ng dahilan para magduda, matakot, at hindi magawa yung mga dapat nating gawin. Ipinaalala ng Panginoon na sa kanya mga apostoles na iwanan ang lahat ng hindi magagandang experiences, dahil ang ibibigay natin sa mga tao at ipapakita natin sa ating kapwa-tao ay good experiences, good memories na magbibigay inspirasyon. Pero hindi yung mga bad memories na mag-a-add ng pains sa ibang tao, na magbibigay din sa atin ng dahilan para makapag-inflict tayo ng pains sa mga tao, mga kasalmuhan natin. Again, my dear brothers and sisters, our day-to-day life is a mission. And God is with us. God provides everything for us to fulfill our mission. But don't forget to offer ourselves to God, to offer everything, and to open our hearts for every possibilities, that because God is continue working in us, with us, and He will not let us alone in this mission. Because this mission is from Him, He will journey with us. Amen.